Yan ang kanyang project. Ina-adjust lang ni Daddy yung slider kasi hindi pa daw pantay. Hindi siya yung pagka-install mo, salpak na agad na. Ina-adjust pa siya. Parang ex mo. Wow! Anong handle niyan? May handle pa ba yan? Paano mo pabuksan yan? Hi guys! Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung natapos ko kahapon. Dami pang hanger, tapos may mga damit pa na hindi ko pa nailagay. Pero eto na siya. Yung iba mga t-shirt dyan ko na rin nilagay. Mga bagong tupi lang yan. Tapos sa baba, wala pa. Kasi yung iba mga short ni Daddy. Iba na t-shirt dyan ko na lang muna din nilagay. Kasi hindi nakakasya dun sa aming cabinet sa kabila. Tapos yung mga ibang kailangan isabit yung sinabit ko na jacket. Kabila. Ito yung kabila niya. Hindi pa rin siya tapos. Tapos dito yung drawer na. Ito yung pinakababa. Hindi ko pa siya na rin nalagyan ng laman. Nandiyan na yung mga short namin. Tapos, baka ililipat ko pa naman yan. Kala ko dito ilagay yung mga underwear. So, open space pa yan. Pawis na pawis yarn. Umuulan eh. So, dahil nandito tayo ngayon sa sala, papakita ko na rin sa inyo ang aming project ngayon. Gumagawa si Daddy ng cabinet para dito sa aming altar. Ayan, cabinet altar. Ang DIY na lang din kami. Para siyempre, para mas customized talaga siya. Ito yung ilalim, no? Nasa ito yung ibabaw. Tapos nalagyan ni Daddy ng drawer yan. Siyempre, hindi pahiga, di ba? Nakatayo yan. Patayin ganun. Kanina tinesting na kasi niya kaso inalis lang niya ulit dahil nga susukatan niya naman ng mga drawers. Ito na yung bagyo. Bagyong ano to di? Henry ba? Oo. Malakas ang hangin. Kaya wala tuloy gumawa dito sa amin ngayon. Dapat kasi tatapusin na yung gate. Tapos yan na yung tiles na kinabit nung nakaraan lang. Tapos na sarado na rin yung ano namin doon. Anong tawag dyan? Manhole. Ayan, may manhole na siya. Tapos, ginawan din ng bagong, ayun o, yung orange na, yan. Hindi ko alam kung tawag. Basta may bago na siyang tubo. Tapos, kung nakikita nyo yung parang orange na yan, meron din yan dito, ayan o. Kasi, pinalagyan namin ng ganyan para, kung halimbawa, maglilinis ng mga dumi ng aso, ihi, ganyan. Hindi siya didiretso dun sa tiles agad. Hindi na siya gagapang dun sa baba. Diretso na siya dun sa drain, pababang ganun. Gets nyo ba? Pag ganun, tapos pag ganun. Pero sabi ko rin kay Daddy, baka papinturahan na lang yan. Or baka kami na lang magpintura. Para hindi naman kulay orange, di ba? Malamang gray din para mag-blend lang dun sa ano kulay. Hindi ko alam ba't ako pawis na pawis. Umuulan naman. Ayan. Lapang ligo. Sukat, sukat. Oh, diba? Ito naman, gagawin niya dito yung pinakalikod ng cabinet. Kaninang umaga, hindi ko na napapasok si Kara sa online class niya kasi nag-follow up, check up kami ng kanyang tenga kasi humingi muna ako ng clearance sa doktor niya kung pwede ba siya mag-swimming. Dahil nga, di ba, may ano siya, nagkaroon siya ng problema sa tenga. Ano, nabutas yung eardrum niya. Nung pina-check namin kanina, ganun pa rin naman daw, butas pa rin. Kasi ang healing daw talaga niya is 3 to 6 months. Pwede raw siyang mag-swimming, kaya lang hanggang dito lang daw, sabi ng doktor. Pero bibilan din namin siya ng earplug. Hanap namin siya ng earplug. Para just in case lang mapasukan ng tubig, ganyan. Ngayon, ang ginagawa ni Daddy dun sa sala, yung aming altar. Sinabi ko kasi noong nakaraan na baka bumili na lang ako. Kaya lang sabi ni Daddy, gagawa na lang daw siya. Siyempre, mas matibay nga naman pagka talagang custom made siya. May swimming kasi din bukas dahil nga birthday ni Pia, 7th birthday ni Pia bukas. Gagawin dyan sa clubhouse. Tapos umaga, baka umalis muna kami kasi bibili rin kami ng lechon. Yes, wow. May palitsyon si Mayora. So, tara, check natin si Daddy dun sa labas kung anong ginagawa niya na. Para mapakita ko rin sa inyo yung aming altar. Ayan si Daddy.
Yan ang kanyang project. Ito nung una, kasize niya tong tatlong drawer. Kaya lang, nung pinagpatong-patong niya na, na-miscalculate kasi niya eh. So, ang ginawa niya ngayon, binawasan niya ng parang halos kalahati yata, no? So, ito yung pinakataas na drawer. Tapos, ito yung tatlo. Magkakasize na yung tatlo. O, diba? Ano yan? Saktong-sakto yan dun sa spot na yun. Dito, pwede namin lagay yung mga kandila, mga tea light, ganyan. Tapos, yung mga oil, yung sa ano to, sa oil diffuser namin. Ina-adjust lang ni Daddy yung slider kasi hindi pa daw pantay. Hindi siya yung pagka-install mo, salpak na agad, no? Ina-adjust pa siya. Parang ex mo. Wow! May hugot yarn. Yun. So, as usual, soft closing ulit siya, no? Pakita mo din. Pakita lang ulit natin. Oh, yun. May gano'n. Tapos, meron pa yung ano. Siyempre, may face pa yan. Hindi siya yung final, ha? May... Oo, ito yung pinakaharapan niya. Yung nandito sa harap. Tapos, may mga hawak-hawakan pa yan. Hawak-hawakan. Basta may mga hawakan pa yan. Yung nakaraan kasi nung nakita nyo to, di ba, wala pa siya. Open pa to, eh. May tatlo lang siyang divider. So, ginawa na rin ni Daddy ng pintuan. Ayan, may pinto na siya. Tapos, ito din. Ayan. Tapos, ito naman ay ganun din. O, ayan. So, nandyan yung AVR. Kailangan kasi talaga ng AVR pag sa mga TV. Dito pa naman nagkakaroon ng power surge. Doon kasi nasira yung TV namin dati. Yung biglang namamatay yung kuryente. Tapos, wala siyang AVR. So, yun, nasira. Kaya ngayon, lahat na ng ano namin ngayon ng TV, ng ano, mga gamit, nilalagyan na namin ng AVR. Pati ref namin sa baba, may AVR din yun. Ayan na lang yung natirang kahoy sa amin. Marami pang pwedeng gawin dito. Ba't may parang itim-itim to, Daddy? Marami pang pwedeng gawin dyan, mga shelves at anik-anik. Ayun, may mga palutsina pa kami dun, no? Ito yung, mukhang ito yung binawas. So, pwede ito maging shelf, no, Daddy, no? Pwede mo itong gawing shelf, no? Oo. Ayun, no? Sayang, oh, di ba? Pwede pa magamit yan, kaya dyan lang muna siya. Ito, hindi ko maalala kung napakita ko na sa inyo, pero feeling ko napakita ko na to sa inyo, yan. So, ito na yung sa may CR namin. Wala pa tong handle, eh. So, yun na lang yung kulang. And kung napansin nyo, bakit siya hindi pantay, mas malaki tong isa. Kasi... Para daw kahit nakabukas to, hindi tatama sa pintuan. Sabi ko naman kay Daddy, ba't mo naman kasi bubuksan siya ng hindi, ano, ng hindi nakasara tong pintuan. Pwede naman kasing nakasara to, tapos, ano, so, okay na rin yan. Ayan, ganyan siya. Para, ano din, design na hindi siya pantay, di ba? Yan, nakalagay na yung aming, ano, dyan. Hindi ko palang naaayos kasi nga, wala pa namang, ano to, connection ng tubig. Parang yung kama namin, di ba, hindi rin pantay. So, isang side lang yung may, ano, may table tsaka may drawer na ganyan. Yun, ang iniisip ko pa kung pwede rin ako gawa ni Daddy ng maliit na, ano dyan, na side table para pwede ko naman ilagay yung mga, ano, charger or halimbawa magcha-charge ako ng phone ko, dun ko papatong, ganun, habang natutulog. So, may nakita kasi rin ako sa Shopee na... drawer na sobrang liit lang. Tapos pinakita ko kay Daddy. So, baka gayahin niya na lang din yun. Ano naman tayo, gaya-gaya tayo. Hindi, tsaka marami pang kahoy. So, yun. Tapos dito, kulang na lang dito ay... Tanggalin na natin to. Hindi pa talaga tinanggalin. Ngayon pa. Kulang na lang dito is yung blinds. Hindi pa to pwedeng tulugan. Tapos yung magbibihis ka dito. Ito pa. Wala pa palang doorknob, no? Parating pa lang daw. Sa Shopee na naman yan, binili yan. O, lalagyan niya na ng muka. Anong handle niyan? May handle pa, Ben. Paano mabubuksan yan? Yung yan sa kwarto natin, ang hirap buksan pagka, ano, kailangan ilalim mo na bubuksan mo eh, bago. A few moments later. Tapos na po ang ginawa ni Daddy na altar.
na may kasamang drawer syempre. Medyo kulang pa to, no? Wala pang mga handle. Tail lang natin yung handle, tapos ready to install na siya. May wood stain na rin yan. Finish na din yan. Ito, kaya po naging ganyan yung kulay niyan kasi... Bakit? Kamali. Oh, nagkamali siya ng putol kasi dun sa isang kahoy na nakuha niya. So, buti na lang may spare pa siya na kahoy. Kaya, ayan, kinabit niya na lang dito sa ano, pinakataas. Okay lang din naman. Parang design. Natural lang yung kulay. Yung nga lang, ito hindi siya natural kasi parang alam ko may wood stain na ito talaga na kulay. Ito natural lang siya. So, yeah. Ano na siya? Punas-punas na lang kasi naalikabok pa siya. Tapos lalagyan pa daw ni Daddy ng ano yan, backlight. So may ilaw. Hindi ko alam kung may frame pa to. Lalagyan pa ni Daddy ng frame or ilaw lang mismo sa likod ni ano. Itong pagkabuhay. Eh, mano-mano mo ng ano, pagbukas. Ayan. Nilagay ko na dito yung ano, yung nandun galing sa loob to ng kwarto namin eh. Nilagay ko na yan, may mga prayer booklet. Ayan, to. Pinrin ko lang to nung last year yata. Kasi para naturuan ko sila Kara tsaka si Baste. Si Baste lalo nung ano, yan, rosary. Ito, grabe to. Itong card na to. Ano pa to? Tinan nyo kung ilang taon pa. 1996. O, oh, naitabi ko pa, diba? So, galing yan sa advisor ko noong grade 4. Naitabi ko pa siya. My goodness. Yan, shout out kay Miss Manlapig. Yan ang aking advisor noong grade 4. Pag talagang finish na to, bibilan ko din ng ano to ng mga organizer. Ganito. Tsaka iba yung mas malalapad pa. Kasi ito mga santo na to, baka pa-repair na lang namin yan. Para naman magkaroon sila ng bagong itsura. Yes, ito. Ito galing sa Quiapo. No, Daddy, no? Ito yung kamay. So, didikit na lang siya dyan. Pa-repair namin para gumanda yan. Naka-plastic pa naman siya. So, pag tinanggal natin yung plastic, okay pa yung itsura niyan. Itong San Miguel. Ayan, wala pa naman damage. Baka hugasan ko na lang muna to, no? Tapos, ito galing din to ng Quiapo. Gawa pa siya sa Scayola. Yung parang chok. Tapos na. Ang next project namin ay lagayan ng mga modem. Yan, para hindi siya nakalabas. Medyo tatago natin yung mga saksakan na yan. Ito, di ba? Nakalabas nga siya. Tatago yan. Tapos, yan. Maglalagay pa ng shelves. Hindi ko pa sure kung paano layout ni Daddy. Natapos na lahat. Tsaka namin kakabit yung aircon. Kasi nga, maalikabok pa. Hirap ilagay ka ng aircon agad kapag puputol pa kami ng mga kahoy. Pag okay na lahat, lalagyan na rin namin dito yung, ayan, yung ceiling fan. Kita nyo. Kaya kung napansin nyo, wala kaming ilaw na ganun, pin light, kasi lalagyan namin ng ceiling fan dito. Para hindi naman laging naka-aircon, syempre. Hindi na ako nakapag-vlog kanina ng update kasi nung mag-update saan na ako kanina sa ginagawa ni Daddy, may dumating kami bisita, sila Cassandra, yung buong family niya dumating dito. Kasi nakakuha sila ng unit dyan sa phase 4. Dito lang din sa loob ng village namin. Ayun, nag-message sa akin na nandito pala sila dahil dinalaw nila yung unit nila dyan. So yun, nagpa-house tour din ako. Chinek nila yung gawa ng contractor namin. Andahan naman sila. Tapos yung inabutan nila yung kalat ni Daddy rito kasi nga sakto gumagawa si Daddy ng drawer yung sa altar namin. Tinignan din nila yung mga gawa. Tsaka yung gawa ni Daddy syempre. Bilib na bilib sila eh. Kakain na pala kami. Tapos, yung dito sa may likod namin, kasi di ba bear na bear siya. Tingin din ako ng mga pwede pang magawang project ni Daddy. Papagurin natin siya. Hindi kasi may mga kahoy pa din, so sayang naman yung kung ano, kung hindi magagamit. Tapos alam ko sa kwarto kasi may mga shelves din dun kami ilalagay pa. So, hahanap ako sa Pinterest. Tapos, isishare ko din sa inyo syempre kung ano yung aming ano, mga ilalagay dito, inspiration. Hi! Ayan, nakaligo na pala ako. Tapos na kami, magligpit din ni Daddy. Abangan nyo na lang siguro ang aming susunod na DIY project. Pero baka, pag pinakita ko sa inyo, siguro, ano na siya, naka-install na siya or gawa na siya.
kasi pare-pares lang naman siya ng proseso, no? Ang susunod namin is yung lagayan ng router ng wifi nga, gaya nung nabanggit ko kanina. Pagkatapos nun, lalagyan na namin yung aircon tsaka yung ceiling fan. Ayan. Nagre-retouch na rin pala yung mga pintor dyan sa labas ng bahay. So, yung nabanggit ko dati na, di ba, unang pahid lang siya. Parang tinry lang kung anong magiging itsura ng kulay. So, ngayon na pinifinish na nila yan lahat. Nire-retouch na nila. Yung wall cladding dun sa baba, gagawin na rin namin yun ni Daddy. Sisimulan na namin siya. Ay, nako, nakakapagod. Pero konti na lang talaga, guys. Malapit na talagang matapos itong bahay. Sana, bago matapos itong taon na to, tapos na rin kami sa mga DIY projects namin ni Daddy para naman makapag-relax-relax na kami and makapagsimula na kami ng aming siguro maliit na negosyo. Hindi ko pa alam kung anong mapag-uusapan namin ni Daddy, kung itutuloy namin yung bongchi, yung aming gurong hipon. Isa yan sa pinag-uusapan namin ni Daddy. So yun, maraming salamat sa panonood ng aming vlog for today. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na rin kayo syempre. And i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa aming bagong vlog at saka mga DIY projects ni Daddy. Maraming salamat! Bye!